Halos karamihan nga guys na mga inline 4 engine is nagmula nga po sa mga Japanese brand na motorcycle brand. At ilan nga po sa mga yan is talaga namang kilalang kilala, lalo na nga po yung Big 4 mainstream brand. Pero sa ngayon nga guys, mukhang sasabay na din po ang mga Chinese motorcycle brand sa mga nakakasanayan nating engine platform. Kasi nga guys, meron nga po talagang naglabas na Chinese motorcycle brand na naka inline 4 engine na napakaangas po na sports bike. At ang motor na to guys is talaga namang napakamura po. Mas mura pa nga po siya sa Kawasaki ZX4RR na same nga po sila ng engine platform na naka inline 4 engine. And syempre guys, talagang panalong panalo po ang sports bike na ito dahil ang gaan niya lang is parang naka 150cc ka lang na motor. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang sports bike na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa sports bike na ito. Ang tinutukoy ko nga guys is walang iba kundi si Kobe 450RR. Ang motorcycle brand nga guys na Kobe motorcycle brand is bago lamang po sa motorcycle industry. Alam nyo ba guys na nagsimula pa lang po sila nitong taong 2017. And yes guys, kita naman guys na talaga namang meron talagang gustong patunayan po ang company na ito. Naglalabas sila ng magaganda, unique at powerful na mga motorcycle para nga po makilala kaagad ang motorcycle cycle brand na ito, ang Kobe motorcycle. Alam nyo ba guys na ang mga nilalabas po ng Kobe motorcycles meron po talaga mga powerful na engine. And syempre guys, meron po magagaan na weight. Alam nyo ba guys na track weapon po ang kanilang signature na ginagawang mga motor. Kasi nga guys, ang CEO nito is nagmula po racing industry, kaya ina-apply niya nga po sa kanilang mga motor na nilalabas ang DNA ng track bike sa kanilang motorcycle na ibebenta sa market. Kaya talaga namang napaka sulit guys ng mga motor na nilalabas ni Kobe. Katulad na nga lang guys dito sa ating pinag-uusapan ng motor, ang Kobe 450RR. Kung pag-uusapan guys ang physical appearance ng motorcycle na ito, ang Kobe 450RR ni Kobe, talaga namang napakasulit po. Makikitaan mo siya ng aggressive looking and more aerodynamics design, lalo na nga po yung kanya mga bearings na ginamit na magagaan at mga materials na talaga namang napakasulit din po sa gaan. Alam nyo ba guys na ang motorcycle na ito is kasinggaan niya lang halos ang Yamaha R3. Can you imagine that guys? Isipin mo 400cc engine displacement ito na meron pong inline 4 engine pero kasing bigat lamang po ng Yamaha R3. Can you imagine that guys kung gaano nga po kasulit gumawa ang Kobe motorcycle? Sa ngayon nga guys is meron na nga pong 400cc inline 4 engine si Kawasaki. Ito nga pong si ZX400RR. At ang Kobe motorcycle guys is ginawa nga po ang motorcycle na ito, ang 450RR, para nga po tapatan ang Kawasaki ZX400RR. Matatapatan kaya? Alam naman natin guys na dekada na talaga at apakadami na talagang napatunayan po ng brand na Kawasaki para nga po sa motorcycle industry. And syempre ang Kobe motorcycle guys is bago pa lang po ito sa motorcycle industry. Ibig sabihin guys na tatapatan is tatapatan nga po sa market. Kasi alam naman
naman natin guys na ang Kawasaki ZX4RR is medyo pricey din talaga. Pero ang Kobe po is talaga namang sulit po pag nagbigay sila ng presyo sa kanilang motorcycle para nga po mabenta sa market. At sulit po sa specs guys ang kanilang mga nilalabas. Katulad na lang guys sa senaryo ng kanilang bago nga pong 400cc na available na nga po dito sa Pilipinas, na ang nagdealer nga po is si Bristol, yung Invictus 400RR. Nakikita nga natin guys na sulit po ang motorcycle na ito. Alam nyo ba guys na ang motorcycle na ito is isinasala nga po sa isa sa kilala nga pong motorcycle race event sa buong mundo. In terms of power guys, talagang sulit po ang Kobe 450RR. Kaya niya nga po guys na ma-hit ang kanyang top speed sa bilis na 210 kph. Can you imagine that guys kung gaano kalakas ang top speed na yan? Ang Kobe 450RR nga guys is meron pong 443 cubic centimeter engine displacement, samantalang si Kawasaki Ninja ZX4RR guys is meron pong 339 cubic centimeter engine displacement. And syempre guys same po sila na naka inline 4 engine. Pagdating guys sa kanyang power output, meron nga po siyang horsepower na 70 HP at 13,000 RPM. Tapos po si Kawasaki Ninja ZX4RR guys is meron pong 76 HP at 14,000 RPM. Eka boy, paano nangyari yun? 450cc siya, samantalang si ZX4RR nasa 400cc lang, pero mas malakas pa rin yung power output ng Kawasaki ZX4RR. Magandang tanong yan guys. Alam nyo ba guys na hindi po porkit malakas o mataas ang engine displacement ng motor, mas malakas na po ito. Kakatulong po ang cubic centimeter engine displacement ng isang motor para nga po sa kanyang arangkada. Pero pagdating po sa power output, dun po sila magkakatalo, depende nga po sa karga ng motorcycle. Katulad na lang po sa senaryo ng dalawang motor na ito, sa Kobe 450RR nga guys is 70 HP lang siya, pero sa Ninja ZX4RR siya po is 76 HP, kaya mas malakas talaga ang Kawasaki Ninja ZX4RR. Pero doon sa 70 HP guys, para sa Kobe 450RR mahina pa ba yan para sa isang 400cc na naka inline 4 engine? Pagdating naman sa kanyang maximum torque, meron nga po siyang 29 Nm of torque at 10,500 RPM. And yes guys, malakas po talaga ang motorcycle na ito na kaya nga pong ma-hit ang kanyang top speed sa bilis na 210 kph. At guys, magaan lang po ang motorcycle nito, katulad nga pong nabanggit ko kanina, kasing gaan niya nga lang po halos ang Yamaha R3 na meron nga pong weight na 165 kg. Siya nga guys is naka dual overhead cam with 16 bulbs. At pagdating po sa kanyang fuel system, siya po is naka fuel injected na and naka liquid cooled engine. Meron nga siya guys na estimated price na 400,000 peso. Kita guys na mas mura pa nga po siya sa Kawasaki ZX25R. Ngayon ang tanong, ilalabas ba yan dito sa Pilipinas? Well guys, alam naman natin guys na bago pa lang po ang Kobe motorcycle brand. Sa ngayon nga guys is nagpo-focus sila sa mataas na market value nga po ng motorcycle nila na ibebenta sa isang bansa. At limited production pa lamang po ang nagagawa nila sa Kobe 400RR. Kaya siguro guys, ang 400cc inline 4 na ito is sa local market muna nila ibebenta. Ngayon guys, pag lumakas po ang kanilang market selling sa ibang bansa din, baka din po i-import na din nila ito sa iba't ibang bansa. And syempre guys, kung may kaukulang dagdag na information, may kinalaman nga sa motorcycle na ito, agad ko din naman kayong sasabihan. Dito sa Pilipinas guys, meron na nga pong available na motorcycle si Kobe, at ito nga pong Invictus 400RR. Pero guys, ang naglabas nga po ng motor na yan dito sa Pilipinas is si Bristol. Pero alam nyo ba guys na meron nga pong isang balita na ang Kobe po is balak na rin nga pong pumasok sa Pilipinas para i-market ang kanilang mga motorcycle, katulad po sa senaryo ni CF Moto. At kung mangyari mang na dumating na yun guys, malamang sa malamang na dadali na rin yan dito sa Pilipinas ang Kobe 450RR. Hey guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Pakicomment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingin ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na ding i-share para din malaman ng iba nating mga karider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video na gagawin ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat. Ichiboy. Thank you.